Ang layunin ng dokumentaryong ito ay ang makapagbigay detalye at impormasyon sa kapwa nating mga Pilipino na mahilig kumain sa mga tinatawag na street foods bilang magbigay babala sa mga posibleng epekto nito sa kanila. Ika nga nila, ito ay may pangmasang presyo at may kita kung saan-saan. Ito ay ang katangian ng mga street foods kaya patok na patok ito sa lahat. Dito tayo ngayon sa lungsod ng Las Marinas, probinsya ng Cavite, kung saan maraming nagbibenta ng samutsaring klase ng street foods. Ito ay tinatawag na hepatitis lane or HEPA lane dahil sa sakit na maaari mong makuha dito na tinatawag na hepatitis. Halina't alamin natin kung bakit. Kuya, ano to, kuya? Calamares. Calamares. Magkano po? Calamares! 4. Eto, kuya. Ano to, kuya? Isaw. Isaw. Magkano, kuya? Magkano isaw, kuya? 5 piso. Benoy, 12 pesos. Penoy na lang, penoy. Sa penoy, kuya, 12, 12. Wait lang. Excuse me po. Yaman na. Hindi, labas lang daw, labas lang. Hmm? Labas lang daw. Hello. Magkano yan? 12. 12. Calamares. Como? Ano ba sa'yo? Ato na lang, calamares. Calamares na lang. Ato din? Como ako isa. Isa? Oo. Ito naman muna sa'yo. Tapos isaw. Ito, okay na to. Tapos? Yung isaw na lang, isa. Asan? Ayun? Kuya, pwedeng painit yung isaw. Yan. Kuya, painit po isa. Ayan, nainit ang isaw. Par, tara, par. Par. Isaw na. Beg, kain na kayo! Fish, pork, chicken, isaw na lang calamares. Pwede dito na lang ko. Dito na lang ko. Kaya anong mga sausawan? Suka, toyo. Ano po to? Matamis.
magkano na ba yan? Try nga natin na... Sige, wag na. Try sa gilid. Kuya, malinis to, kuya. Malinis to, kuya. Ito. Malinis to, kuya. Sigurado yan, ha. Kukuha ako. Kakao. Ano mo masasabi mo? Ano siya? Crunchy. Mainit naman. Mainit-init pa. Maalat nga lang. Pero pwede na. For 12 pesos, usog na ako. Nauuwi ako? Ang daming curry. Marami-rami lang ang harina. Kain na kayo! So dahil tabi-tabi sila, mga may nagtatawag ng mga customer kasi pare-parehas lang sila ng binibenta. So ako nga po pala si Emiel Jefferson Ramos, 18 years old, and meron akong hepatitis. Ano nga ba ang hepatitis? Ang hepatitis ay isang sakit na nakukuha natin sa mga pagkain na hindi natin sigurado at sa mga pagkain matutumi. Hindi naman siya totally matumi sa mga pagkain sa street food. Bakit ka nagkaroon ng hepatitis? Gaya mo nang sabi ko, nakukuha natin to sa mga street foods. And ako kasi, mahilig ako sa mga street foods gaya ng pizza, barbecue, dogo, chicken feet. Kaya siguro ako nagkaroon ng ganun. Kasi halos lagi ako nagkakain ng mga street foods eh. Halos merienda ko yun, tinatanghalian yung pizza, o ganyan. Kaya nagkaroon din ako ng ganun sa anong mga payo mo sa mga mahilig mag-street foods? Ang sa akin naman, hindi naman masama kumain ng street food. Basta make sure natin na malinis yung pinakain natin. And huwag natin palagiin yung pagkain ng ganung pagkain. Kasi ngayon, dahil natin na sabi ko, hindi naman tayo sure na malinis yung pagkakagawa ng mga pagkain kinakain. Maraming salamat po. Hepatitis. Ito ay ang impeksyon sa atay. At ang hepa ay ang pangkaraniwang natama sa tao. Ang virus na ito ay maaaring makuha sa kontaminadong pagkain o inumin tulad ng ating mga nakikita sa kalye. Ang pagkakaroon ng sakit na ito ay ang paninilaw ng buong katawan at kadalasang pagkakaroon ng lagnat at diarrhea. Isa sa mahalagang paalala sa mga tao na hindi porket mura at masarap ang isang pagkain, ay tatawagin na itong sulit. Bilang isang mamimili ay hindi tayo nakakasiguro sa kalinisan nito pagdating sa preparasyon, sa mga kasangkapan at sa pagkain mismo. Alalahanin na ang mga ganitong uri ng pagkain
ay hinahayaang nakatiwangwang o nakadisplay ng walang takip sa gilid ng kalsada at sari-sariling polusyon, alikabok at microorganism ang nakukuha at dumadapo dito. At kung mapapansin natin, ang karamihan sa mga tindero ay walang sapat na kaalaman sa proper food sanitation at proper food handling. Mali din ang paraan ng paghahanda at pagluluto nila dahil sa mantikang paulit-ulit na ginagamit, kaya naman nawawala na ang sustansya nito. Maraming sakit ang maaaring idulot ng paulit-ulit na gamit ng cooking oil, tulad na lamang ng pagkasira ng tiyan. Isipin na lang natin ang maitim na langis na lulunukin natin at ipapasok sa ating katawan. Alam nyo bang mas madaling masira ang pagkain pag ito ay niluto sa ilang beses na gamit na mantika? At ang pinakapanganib na dulot nito ay posibilidad na magkaroon ng cancer. Nag-uulan.